Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. Andito na naman po si Professor Tondor Contreras sa na namang episode o edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pagpatuloy natin ang ating kwentuhan tungkol dito sa baka nagsasawa na kayo dito sa DOT campaign ng Love the Philippines. At pag-usapan natin itong mga palusot. Siguro alam nyo na na kinansela na o terminate na ng Department of Tourism ang kontrata niya sa DDB Philippines. Bagamat gusto kong unahan kayo na medyo dapat hindi tayo basta gumagamit ng word na terminate cancellation. Kasi may legal implication pala yon nung mabasa ko. Ang ginagamit ngayon ng DOT ay terminate. Piniterminate ang kontrata. Although nakikita natin sa balita na ang ginagamit ng word naman ng iba na sa media, canceled. Actually, may pagkakaiba po yun. Hindi po yun magkapareho. Kasi ang cancela, ibig sabihin niyan, wala talagang kontrata. Kinansela mo yung buong kontrata. At ang cancellation, meron po yung ground. Usually, nagkaroon ng breach of contract. Ang termination, yung kontrata, tinerminate mo lang. Although ang assumption, before the termination, may mga nangyari na. May mga agreements na nangyari. At usually, ang termination, mutual. Walang breach. So meron lang mga ibang manangyari. Siguro hindi maka-deliver. Dahil sabihan, yung mga force majeure, mga ganon. So, malinaw na sa isyung ito, merong kaunting komplikasyon kasi kapag sinabi kasi na canceled ang kontrata, maging yung mga trabaho ng parang walang nangyari, parang walang pinagkasunduan. So, ibig sabihin niyang balik doon sa kung kailan pinirmahan yung kontrata, doon lahat yun prior, 'di ba? Parang kung parang wala talagang pinagkasunduan. Ang ibig sabihin niyan, ang implikasyon nito ay pati yung brand na Love the Philippines sa trabaho output ng DDB Philippines ay maaring hindi na rin matutuloy kasi parte yun ng paninilbihan ng DDB Philippines. Ay kinansela mo yun eh. Parang pag kinansela mo tapos. Ang cancellation based nga yan sa isang breach na malino naman na nagkaroon ng breach sa hindi tumupad sa usapan ang DDB Philippines. Gumamit siya ng hindi nang lumabag siya doon sa alituntunin na dapat ay hindi ka mag-misrepresent. Kung gagamitin natin ni terminate, ibig sabihin niya lahat ng mga ginawa ng DDB Philippines prior to determination is considered to be valid and property of the Department of Tourism. Kaso ang problema, legally speaking, ang termination ginagamit yan kapag mutual ang agreement at wala namang nagkaroon ng paglabag sa usapan. Anyway, hayaan na natin ang mga abogado mag-settle nito. Kasi may implikasyon to. Kasi kung gagamitin natin termination, pwede pa namang gamitin ng DOT ang Love the Philippines. Kaya kung cancellation yan, may question. So, but hindi yan ang pag-uusapan natin sa ngayon. Pag-uusapan natin sa ngayon, yung mga palusot na ginagawa. Napuna ko na to nung last Monday, di ba? Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapalusot ng mga tao. Kasi HODA sinabotahe daw ang Department of Tourism. At kasi HODA daw sinabotahe dahil para ang Pangulong Marcos ay mapahiya. At yan po yung conspiracy theory na ngayon parte ng galawan ng mga dumidepensa sa gobyerno. Ewan ko kung kasama kayo dun sa naniniwala na ganun. Ngayon pasintabi na lang po, ako po kukontrahin ko yan dito ngayon. Kasi ang pagsasabotahe, ang tanong, sinong nanabotahe? Sinasabi nila, dahil dilawan daw kasi ang DDB Philippines, mga Makaleni, mga dilawan, LP. Pero alalahanin natin ang isang kumpanya, may sarili yung pamantayan at saka may sariling reputasyon na pinoprotektahan. Hindi naman pipitsugin itong kumpanyan na to ng DDB Philippines. So, ibig sabihin yan,
kung sasabutahin nila ang trabaho nila para lamang mapahiya ang Pangulong Marcos, pati sila napahiya. Pati sila nawalan ng mukha. At mawawalan din sila ng pera. Katulad ngayon, yung kontrata eh kinansela o ni-terminate na, depende kung ano appropriate. Canceled or terminated, di ba? O yung ginagamit ay terminate, di ba? So, mawawala na ng pera, mawawala ng mukha, para lamang isin-inisin si Pangulong Marcos. Eh, ang terminong inisip mo, kung ikaw ay rational mag-isip, ikaw ay may-ari ng kumpanya na long term. Si Pangulong Marcos matatapos ang term yan sa 2028, di ba? Eh, ang kumpanya mo beyond that, di ba? At hindi lang naman sa gobyerno ang kontrata mo, nanalo ka ng kontrata sa mga private corporations katulad ng Smart, di ba? So, i-undermine mo ba yun? So, andun yung mga... So, andun ako medyo na, ano, at saka kung tutuusin, sino ba ang, kasi, ang tanong dito, kung pananabutahay ito, ang laging may huling, ano, ang laging may huling say, sa, kung mismo ang DDB Philippines ang nagsabotahe dito, ah, kasi yun ang sinasabi ng marami, sinabotahe ng DDB Philippines. Sino ba ang pumili sa kanila? Hindi ba Department of Tourism under Cristina Frasco? Hindi ba nila yun na-vet? Hindi ba nila nakita? Shemay, puro pala itong mga Dilawan at Pink. Di ba? Eh bakit yun ang pinili nila? Di ba? Kung mayroong prudence ka, alam mo na dominated pala ng mga kritiko ng Pangulo ito, yun ang kukunin mong kontrata, mga kontraktor. Di ba pumasok sa isip mo, baka pasabutahin nila yung trabaho mo. Pangalawa, sino bang nag-approve? Di ba, lagi naman yan, ang client, ganito kasi yan, at may mga nakakausap naman tayo na sa advertising agency industry. Ang problema doon kasi sa advertising industry, kapag maganda ang resulta, lahat yan, ako ng kliyente, ang ganda-ganda ng kanya, wala nawawala sa picture ang ad company. Di ba pansin nyo, pag maganda yung ad, ang napag-uusapan yung produkto, yung kumpanya naglabas ng produkto, hindi napag-uusapan kung sino yung ad company, ad agency. Pero pag may mali, ay lahat na yan kasalanan ng ad agency. Kahit lahat ang usapan, lahat naman ng visuals diyan, hindi naman yan kliyente yung magdedesisyon niyan. Hindi naman pwede ipagpilitan ng ad camp kasi sila ay service provider. Diba? Pag mali, pag may problema, isisisihin yung ad agency. Pero pag maganda, ay go. Hindi ba? Parang siguro kung hindi napansin ito, hindi ba? Kung hindi napansin itong ganitong klase ng trabaho, ng kapalpakan, syempre ang mag-aako nito ng galing ay siyempre si Cristina Frasco at ang Department of Tourism. Pero ngayon booking na may pagkukulang, ayun na. Lahat na kasalanan ng DDB Philippines, walang kasalanan ng DOT. Ang tanong ay sino bang nag-aproba niyan? 'Di ba? Sino bang nag-aproba niyan? Hindi naman yan lalabas. Una-una, ang palusot ng DDB Philippines, ito daw ay para lamang internally. Yun ako medyo nakakaano eh. Yun ako medyo nakakatag nito. Doon ako medyo yung aking interest nakakaano eh. Biglang sabi ko, oo nga, ang DDB Philippines, pinagpipilitan nila na ito ay internal pitch lang. Diba? Pinagpipilitan nila yan. Pero bakit lumabas yan? Bakit yan na-release sa YouTube? Bakit yan binagay sa launch? Ang hula ko dyan, internally naman talaga lang yan para mapanood, makita ng DOT. Pero ang DOT ang nag-decide, o someone na ni DOT ang nakialam at sabi, o sige, ilabas na natin yan. O hindi nilabas. Hindi man lang nila tinignan. Di ba? So parang draft yan. Natatandaan ko, pwedeng katulad yan na hindi pa naman final yung paper mo. May mga mali pa. Pinakita mo lang doon sa isang tao, ay natuwa na siya. Hindi mo lang tingin na plagiarize ba yan o whatever, hindi ba? O go. Draft pa lang, ipinablish mo na. O eh dahil gusto mong mag-claim ng ganda ka na ganda ka nung makita mo eh. Hindi mo nakita na may mga kinuha pa lang, may mga naka-feature pa lang ng images na hindi naman pala tungkol sa Pilipinas.
By the way, mali yung sabihin na nakaw yung image, ha? Hindi yun nakaw, yun ay binayaran. Hindi po nakaw yun, yun ay binayaran. So wag yung gamitin yung wala na nakaw yung image. Binayaran yun, minisrepresent lang. Minisrepresent lang, sinabing dyan ay sa Pilipinas ito, na Laos, madala sa Thailand pala. Yung rice terraces pala, akala mo nasa Banahu eh. Yung pala, nasa Ubud, Indonesia. Di ba? So, doon ako medyo na ano, na baka nga naman sa DDB Philippines, kanila pang internal lang ito, pang pa-impress sa loob ng DOT. Wala silang kabalak-balak ilabas to eh. O sino ba ngayon na may kapangyarihan sabihin, i-publicize na natin yan, ilagay natin yan sa launch. Hindi naman ng DDB Philippines ang may last say dyan. Baka sinabihan na lang sila na, go na tayo, sige ilabas nyo na yan. Or kaya, baka naman ang DOT mismo nagsabi, ilabas na. O sila naglabas. So, kaninong kasalanan at kapabayaan yun? Hindi ba? Hindi pa final, draft pa lang, inilabas na. Yun ang unang tanong natin. Dapat ngayon ang sagutin ng Department of Tourism at Cristina Frasco sa mga fiaskong nangyari. Sa nga, asa dito sa kampanyang ito? Di ba? Sino ang nagdesisyon na yung isang pitch pa lang pala ay inilabas na? Ginawa ng public, nilagay pa sa launch. Kasi tuwan-tuwa dahil, abay, pwede tayo makapag-pogi points to. Ayan. Diba? Hindi ko in-excuse ang DDB Philippines kasi mali pa rin talaga yung ano, yung lagyan ng gumamit. Pero ang mga narinig ko naman kasi sa mga contact sa DDB Philippines, sa mga nakakausap ko na merong alam sa industriya ng advertising at meron silang mga nalalaman din at maging may nakakwentuhan yung isang kakilala ko na mataga DDB Philippines, sabi nila. Ang aligasyon, at lumabas na to, di ba? Aligasyon, ang lumabas na to, meron silang storyboard na inilabas. At nagkakaroon ng dispute in terms of creatives. Meron kasing nakikialam daw na tao na nag-away pa nga sila ng creative director ng DDB Philippines kaya pinalitan yung creative director. At yung creative director na bago pa man lang siya makapag-produce, meron nang nagawa. Care of nitong pakialam merong makapangyari ang taong to na kinungangalanan. Of course, maniwala tayo dun o hindi. That's your choice. Okay? So, yun yung side na parang wala na, ang DDB Philippines, contractor ka, ang kliyente mo, makapangyarihang gobyerno, tapos may nangialam ng mga makapangyarihang tao, anong gagawin mo? Di ba? Sa ngayon nga, ang balibalita, naririnig ko, napipilitan na lang ang DDB Philippines sa kuhin ang lahat ng salita. Kasi umiiwas na lang sila sa gulo. Dahil iba nga naman pag makapangyarihan ng kalaban ko. Di ba? Na ang laging pinagyayabang, pwede ko kayong sirain. I can destroy you. Di ba parang ganun? Ay, nakakatakot nga naman yun. Practically, I think DDB Philippines, sabi nung kausap ko, is not just trying to contain the damage. They know that they are damaged but they want to minimize it. And the best way to minimize it is just to do whatever is asked of them. Diba? Kesa yung kukontra sila, lalabas sila ng kanilang sariling side of the story, ay baka maging maduguyan, baka totally yung kumpanya magsara. Kasi they will be harassed. Tanda nyo ang nangyari sa ABS-CBN. Nangyari. Diba? So yun yung problema natin dito. Maraming mga kwento. Of course, kayo, yung mga iba, hindi maniniwala at yan. In fact, ang nababasa ko ngayon ay yung pa rin ang pinangatawanan na sinabotahe ito. At ang isa sa pangas sa mga linya ng mga tao ay bakit nagtataka sila, bakit nga naman daw si Sastrugando Sasso ay biglang naalaman kaagad na yung bang merong ano, may mga ganun palang eksena. Kasi totoo naman ang sinasabi na kapag hindi mo alam na yung pala ay galing sa stock images, hindi mo masasabi. Ibig sabihin niya, nagduda ka na sa simula. Kung anong unang mapanood ko, wala akong na-sense na ito hindi galing sa Pilipinas. Ang akala ko yung lake galing sa somewhere na magandang lake. Marami naman tayo niya. May Lake Buhi, may Lake Pandin sa San Pablo, diba, kung saan-saan. Tapos,
may Lake Cebu, di ba? Tapos makita ko yung rice terraces, akala ko iba na eh. Hindi pumasok sa isip ko. Yung uroplanong Lubalanding, landing, hindi ko alam na halata na yung price ay ibang sa Surik na, di ba? Pero kaya may basis din naman magsabi yung isa na makakasamaan natin sa na Pilipino na, eh bakit ganun? Halatang halata mo naman yata, baka naman meron ng advanced step itong si SAS, sinabihan ng sino nagsabotahe o tingnan mo. Okay. Be that as it may, even if it is true, it doesn't change the fact na may nangyaring ganun. Diba? Na andun pa rin yung mga sins. Pero nagiging ano siya, nagiging laman siya ng mga alingas-ngas na nagsasabi na ito nga ay sinadya para mapahi ang Pangulo. Pero ang tanong ko naman dito, syempre, nagdepensa naman si Sas. You know very well that I have some fundamental differences with Sas Rogando Sasso. But maintindihan ko rin naman yung tao kasi alam ko, eh, siya ay nakatira sa Europa at siya ay nagbabiyahe. So ang sabi niya, pamilyar na sa kanya ang airport ng Zurich. Di ba? Pamilyar na sa kanya. So nung makita niya yun, teka, hindi yata yun ang airport sa Pilipinas. So yun ang nag-trigger sa kanya para tingnan yung iba pang images. Di ba? So that could happen, you know. But the point is, you know, kung totoo nga may nananabutahe, sino bang nananabutahe? At saka walang mangyayari sa butahe kung nagkaroon ng diligence and DOT. Hindi ba? So yun yung point dito. Parang ang pinaparusahan lang natin ng DDB Philippines, nagkulang nga naman ng DDB Philippines dito. Pero yung full extent nito, marami pa tong kwento. Lalo na't may lumalabas na may imbuelto dito ang isang makapangyarihang opisyal na hindi naman kabilang sa Department of Tourism. Di ba? Ako kasi, personally, marami din akong narinig na kwento na tungkol sa taong to. And of course, magagalit naman kayo sa akin sa sabihin yung Marites ako. But I want to protect myself as well. I don't want to be sued for libel. You know? Alam niyo naman yon, paggastos yon. So ayoko magbanggit ng pangalan. Kaya kahit ano pang sabihin, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Di ba? Pero marami akong kaibigan sa industriya na personally may mga knowledge na sinasabi sa akin. At may mga alam ako na hindi nyo alam. Kaya huwag kayong basta-basta magsabi kayo, nanonood lang kayo sa inyong sa mga vloggers sa amin. Nagbabasa lang kayo na napapanood nyo. Pero kami ang nagiging reliable source nyo. Kaya hearsay talaga. I'm not saying that you have to believe me. Pero itong mga nakakausap ko, ng mga source ko, reliable itong mga to. As in reliable. Kaya minsan natatawa na lang ako sa inyo eh. Parang pag magsalita ko, hindi mo kasi alam prop. Prop, baka hindi mo alam. Tapos sa site nyo, yung sinabi ng isang tao, yung sinabi ng isang tao, nakasabi ko, teka muna. Vlogger din naman yun. Ah, pareho lang naman kami eh. Di ba? Ay, doon ko yung maniwala sa kanya. Mayroon nga nagsabi sa akin, nag-message sa akin na panira daw ako sa diskarte ng ganyan. Buti ba daw ang kapatid ko? Sabi ko nga last time. Ay, doon kung gusto nyo si Benji, ay, doon kayo kay Benji. Diba? Araw-araw ang vlog nun. Ako, MWF lang. Di ba? Doon kayo, mag-follow sa kanya kasi kung natutuwa kayo sa kanya. Kaya, supportahan yung kapatid ko. Ba? Matutuwa ako doon kapatid ko yun. Eh. Di ba? Kahit nag-disagree kami on many things. Diba? Ganun talaga ang buhay. Hindi porket magkapatid kayo, pareho kayo ng pananaw. Diba? Pero nagmamahalan pa rin kayo magkapatid. Dapat ganun tayo sa politika. Hindi ba? Ang point dito ganito eh. Parang maraming palusot na talagang means, yung may butas eh. Diba? May butas. Ang dapat ko rin tanungin dito eh, na-raise ko na rin, di ba, sinabi ko sa inyo, binanggit ko sa inyo na yung budget na binigay ng Kongreso para sa campaign ng tourism for 2023 is 1.27 billion. Kaya malakas ang loob na bumastos ng 299 million, 49 million plus itong 250 million. Pero may nilagay, naglagay ang Kongreso noon na dapat hindi ito gagamitin sa pagpalit ng brand ng tourism slogan. Ito ay binito ng Pangulo. So ang tanong ko, nung prepare ang budget, malinaw na wala doon ang pagpapalit ng slogan. Diba? Walang rebranding. Right? So,
Di syempre, may mga project na na-identify na doon. Ngayon, nagkaroon na ng rebranding dahil nga na nandito ng Pangulong Marcos. May mga nag-realign ng budget. So, gusto kong malaman sa DOT. Ano yung mga binawasan nyo ng kinaltasan nyo ng budget o kaya hindi nyo tinuloy ng proyekto para mag-rebrand? Yun ang interesting. Kasi alam mo, ang dami-dami yung problema sa turismo. Pero eto, nagsayang tayo ng 49 million. Di ba? Ilang toilet na kaya na magagandaan sa mga airport na muna ipalagay na pagawa, sana niyan. Yung mga ilian natin along the highway na sana naman ay presentable. Di ba? Yung mga turista. Aba, ang Thailand, alam mo ang Thailand, nag-i-invest sa pagpapaganda ng airport nila sa Suvarnabhumi. At tayo, ang pinagkakaabala natin ay nag-invest tayo sa brand. Nakakatawa nito. Meron ako nabasa isang personalidad na involved din sa mga branding. Alam ko may kinalaman siya sa ano eh, sa may kinalaman siya sa ano ba yan? Sa we give the world our best. Pero nag-post siya sa kanyang social media na hindi naman importante ang brand. Hindi naman importante. Parang pinapalabas niya eh, pag pumupunta ka pa sa Malaysia, nagawa ng kanyang brand na Malaysia Truly Asia o sa Thailand, Amazing Thailand. Ganun. Hindi naman, di ba? Eh sabi ko, kung ganun pala, eh bakit kumastos pa tayong 49 million dyan sa brand na yan? Eh bakit siya? Siya mismo, involved siya sa branding ng We Give the World Our Best. And kung ganun, pinagkakitaan mo yan, sir. Tapos kaya sasabihin mo, hindi naman pala importante. Ano yun? Hindi importante. Tapos eh, kahit kumikita. Diba? Industriya mo yan eh. Diba? Doon ako medyo nabibisit. Parang, ganun ba? Yung isang taong involved sa pagpapalit ng brand o paglagawa ng brand, sasabihin, hindi naman importante yun. Ayun, intellectual dishonesty po yun, sir. Para ba nang sasabi, ako teacher, tapos sabihin ko, huwag na kang mag-aaral, hindi naman importante. Ito, teacher ako. Diba? Parang, ano ba yun? Anyway, tigilan na yung palusot. Kung mananagot ang DDB Philippines, sabat managot din si Frasco. Abay, buong Cebu na ngayon ang nagsasabi, yung mga politiko nagawa ng, siyempre, susuporta nila, kasama na yan, dating mayor yan ng Diloan, tapos anak pa yan ng gobernador doon. Siyempre, naiintindihan ko mga taga Cebu. Support my own. Pero hindi po yan supporting your own. Kung anong tama. Ang delikadesa. Alam mo kung sa Japan ito nangyari o sa ibang bansa na medyo may honor, palabra di honor ang mga tao, may sense of prudence, may delicadeza kung tawagin. Matagal nang nag-resign ang mga opisyal. Hindi lang mga DDB Philippines. At ang dapat na DDB Philippines, kung sa mga sa ganun, hindi lang sila naghintay na i-terminate ng contract. Sila na mismo ng voluntaryo na i-terminate o i-cancel ang contract nila at isaulin nila ang pera. Kung ganun. At itong si Frasco dapat sa ngayon nag-resign na. Ganyan ang meron. Kasi sa totoo lang hindi ko maintindihan bakit ibabalin niyo ang sisi. Sa kontraktor, ang client kayo ang kliyente. Tama na nga naman yung sinabi nung isang kakilala ko sa advertising agency. Sabi niya, Ton, alam mo yan ang problema ng industriya namin. Pag maganda ang aming ginawa, hindi kami nababanggit. O, masyadong napag-uusapin, hindi kami ang bida. Ang bida yung kliyente, kaya wala naman siyang ginawa. Nag-approve lang. Wala namang lalabas na advertisement na hindi approve ng kliyente. Wala namang lalabas sa collateral na hindi approve ng kliyente, sabi nila. At yan ay dapat nilang dinivet. Responsibilidad nila kasi sila ang pangalan nila yan. So kung ang ganda-ganda ng ginawa namin, sabi nila, pagkatapos na at nag-uri ng tao, sila lahat yung produkto, ang maganda, yung kumpanyang nagkontrata. Pero kapag merong mali, lahat sa kanila ang sisi. Ganun. Ibigan yun nila nangyari dito. Nung wala pa tong project, programang to, yung wala pa yung lumabas yung issue, tuwan-tuwa ang Frasco, pa-interview dito, pa-interview doon. Pati si Pangulong Marcos, di ba, napunta pa doon sa launching. Tuwan-tuwa, nagsaangkinin ang credit sa video. Di ba? Nung nagkameron ng ganyan, ayun, lahat na kasalanan na i-deliver. Hindi maganda yan. Hindi prinsipyado yung mga ganyan. Diba? Palusot. Hindi ko sinasabing walang kasalanan ng DDB Philippines. Pero hindi ko sinasara ang aking pananaw na baka sila ay biktima din dito.
Natutuo nga namang may nanabutahe, pero ang nalang sinabutahe yung trabaho nila. So baka naman talaga may nanabutahe, pero ang tanong sinong nanabutahe, yun ang alamin natin. Ako mayroon na akong suspicion. Meron na akong gut feel. Diba? Kawawa naman in a way ang DDB Philippines. Kasi parang sila lahat ang ngayon ang umaako na lahat ng pagkakamali. Samantalang maaring hindi din sila ang lang. O sige na nga. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana nakapagturo ko sa inyo kaya si Panap. Kung niya mga puso at nakapagbago ko ng mga panahon sa buhay. Lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch heart, and transform lives. O sige po, kita-kita lang dito sa Biyernes. Ha? Biyernes. Pero kung may biyahe ako sa Biyernes, hindi kasi sure kung may babiyahe ako sa Biyernes. Kung wala po akong biyahe, tuloy tayo. Pero pag may biyahe ako, i-anunsyo ko naman sa sige. Lagi kong sinasabi. UP naming mahal. Punasal, magandang araw po sa ating lahat. Salamat po at patuloy kayo nagsusubaybay. Bye for now.